of the kingdom of the Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Palakpakan po natin ang Diyos. And man can never really love each other until they love Christ. Hindi natin mamamahal ang bawat isa kung hindi muna natin mamahalin si Jesus. The brotherhood of man is impossible without the Lordship of Christ. Kung wala ang pagiging Panginoon ng ating Jesucristo sa atin, imposible. Unite as a church because our unity is in what? The Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Number three and the last. We are to rejoice in the Lord. Dapat tayong magalak sa Panginoon. Sabi sa verse 4, rejoice in the Lord always, and I say, rejoice. Okay? There is Christian joy. Tignan mo ngayon katabi mo, okay? May galak ba siya ngayon? Okay naman, oo naman, okay? Paano nakikita ang kanyang kagalakan sa pamamagitan ng kanyang pagbibihis pa lamang? Huh? Kasi pag hindi nagagalak yan, malamang hindi naligo yan. Pero pag mabango, maganda ang suot, ang presentable, dahil hindi lang gusto niya magpa-impress, kundi dapat tayo ay mayroong pleasing personality para magalak naman ang Diyos sa atin. At yan ay simbolo na ng ating kagalakan sa Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Diyos. Alam nyo, ang letter po ng Philippians has been called the letter of joy. Ito po ay sulat ng kagalakan. Kahit may mga diniscuss yung mga problema. Pero, nag-uumabaw yung kagalakan ni Pablo para sa mga taga-Pilipinas. At isa sa mga bagay na ini-emphasis niya, mga kapatid, galak-lak. At ang kagalakan ito hindi nang gagaling sa philosophy. Hindi nang gagaling sa idea. Hindi nang gagaling sa isang organization. Hindi nang gagaling sa isang presentation. Ito ay nanggagaling kay Jesus. Uulitin ko, ito ay nanggagaling kay Jesus. Yan ang kagalakan na ninanais ni Pablo. Alam niyo kung ilang beses inulit ni Pablo yung salitang joy at rejoice sa Philippians? 10 beses to emphasize. Gusto niyong mapag-aralan ng mga libro ni Pablo, okay, lalo na yung mga short na mga epistles niya, tingnan nyo kung anong madalas na ginagamit niya. Magkakaroon kayo ng idea kung ano ang tema ng particular libro. Okay? So, 10 times. Yung ginamit niyang joy and rejoice. At alam nyo, one thing all men need to learn about joy is that it has nothing to do with material things. Wala pong kinalaman niyan sa material things. Sabi mo sa katabi mo, walang kinalaman niyan sa material things. O outward circumstances. Hindi ko mo marami kang pera, automatic may joy ka, hindi na yun. Hindi ko mo nabili mo lahat ng mga gusto mo at mga latest na gadget, may joy ka na, hindi na yun. Napatunayan na, sa inyo at sa akin, napatunayan natin yan. Hindi yun ang bumubuo ng kagalakan natin. Hindi rin yung mga outward circumstances. Pero malaking impluwensya sa atin. Kaya i-practice natin yung joy na nanggagaling sa Panginoon. Kasi sa mga outward circumstances natin ng mga nakaraan, sa totoo lang, naaapektuhan yung ating joy. Bakit? Ang joy natin nakadepende kung anong quarantine level eh. Pag sinabing, ano ba yung mga ganun? Nakalimutan ko na. MCQ, NGCQ, barbecue, ano? Yung dati, wala pa yung level-level. Ano ba yan? GCQ, MECQ, ECQ. Ay hindi magmumula sa anumang nangyayari sa paligid mo. Ang kagalakan mo ay magmumula sa Diyos. Your joy in the Lord. Kasi kung outward, okay? It is simple back of human experience that a man living in luxury can be miserable. Pwede siyang maging miserable kahit na siya nabubuhay sa isang luxurious life. And a man in an ordinary living can overflow with joy. Eh kung minsan, sinukumpare ko nga, yung mga
na walang masyadong pinoprotektahan dun sa mga. Walang masyadong inaalagaan. Walang masyadong tinatangkilin. Walang masyadong yung protection. Wala sila masyadong nilalambungan. Kung minsan, sila yung nakakahanap ng kagalakan sa buhay. Kasi, less yung iniisip eh. Kung minsan, I don't know, ang Christian po, mayaman ka, maganda ba? Sakto lang, maganda yan. At kung papunta ka pa lang doon sa pagpapala ng Diyos, maganda yan. Pero, nakabase dapat ang kagalakan mo sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hindi naman po tayo kinakailangan ko ni. Kinakailangan magpasakop lang sa mga nakikita natin. Pinipili po kaya katulad po ng pag-ibig yan. Katulad ng illustration ko, yung bata doon sa bahay, hindi binibilan ng tatay niya ng chinelas. Eh, inaalambre na lang. Sabi nga, ano ba naman ito? Itong buhay kong ito. 3 years old pa lang siya ng itong buhay kong ito, kawawa naman ako. Anong ginagawa sa akin ng papa ko? Puro alam rin, nagtutusok na ako. Ang dandal niya. Minsan, napigtas. Kasi inalambre na nga lang. Eh, wala naman yata kasi noon, mga sarasarado yata yung mall noon eh. Napigtas. Napigtas, sabi niya. Basta napigtas. Eh, sabi niya. That is life. Pero ng buhay, and huwag mong seryosohin yung mga bagay na makapagpapabigat na nga sa'yo, bibigatan mo pa doon. Itrato mo na lang na lahat ng bagay ay pwedeng gawin ng Diyos para sa kabutihan. Palakpakan po natin ang Panginoon. And try to imagine poor condition in the prison. Ito na, itong biblical example na ito. Asaan si Pablo nung sinulat niya yan? Nung sinabi niya, magalak kayo. At again, sinasabi ko, magalak kayo. Andan sinabi niya, kagalakan ko pa palaging kayo ay nariringgan. Kagalakan ko na may balita ako sa inyo. Nasaan siya? Nasa Bartolina. At humaharap na siya na siya po ay mamamatay na. Hindi lang basta i-injection na patutulugin. Pagkatapos i-injection na lang, pagpatigil ng puso, eh di ba mamatay na siya? Na wala siyang kamalay-malay na mamamatay. Hindi ganun ang kamatayan ni Pablo. Puputulan siya ng ulo. Alam niya yun. At nandun siya sa Bartolina na walang nakakausap kundi mga ilan lamang na inaalaw na bisita. Memorize niya na yung 4 na sulok ng Bartolina niya. At nung panahon na yun, hindi po maganda ang sanitation ng kanilang Bartolina dahil nandoon na rin ang palikuran. Binibigyan ko lang po kayo ng idea. At ang kanyang higaan, ayon kay Pastor Dave, ay nandiyan, ganyan lang. Tama lang na ilapat niya yung likod niya. Pero, tingnan niyo taong ito. Nung sinabi niya, sinulatan niya ang Pilipin, 10 beses! Sinabi niya, ang salitang magalak kayo at dapat masaya kayo. Mga kapatid, hindi ba? Ilang buwan tayong nakulong-kulong? Hindi ba natin naranasan actually? Kung tayo man po ay na mga na-quarantine, na-lockdown, hindi naman tuloy-tuloy yun. May 6 na buwan. Pinakamatagal yata yung 6 na buwan. May 2 buwan, tapos open, close, open, close, open, close, open. Ganyan lang naman ang nangyayari sa atin. Pero hindi tuloy-tuloy. Higit tayo na dapat magpasalamat at humanap pa rin ng dahilan para magalak sa Panginoon. Kung si Pablo nga nagawa niya ng dahilan. At if we are in the right person, nothing else matters. Sa mga in love, kung nasa right person ka, masaya ka. Hindi ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, kung nasa right person ka, masaya ka. Kaya, nung dumating si Pastor Maria sa buhay ko, masaya ako. Yun na yun, wala nang regalo sa Valentine.